Ang topic natin sa araw na ito ay masakit ang ulo ang mga bata o hilo ang mga bata. Baka malabo ang mata ng ating mga anak. Ginawa ko po itong topic na ito para sa ating mga kabataan kasi nakikita ko sila, nanonood na sila. So mga bata dyan, tignan nyo kung nararamdaman nyo itong mga sinasabi ko. At sasabihin ninyo dun sa mga nakatatanda. Tapos dun naman po sa mga may anak. Maging mapag-obserba tayo sa ating mga anak, lalo na yung mga yayas, nanay, titas, lolo at lola na nag-aalaga ng kanilang mga anak. Kasi ho ngayon, panahon ng pandemya, marami hong nangyari. Nagkaroon tayo ng pandemya, so epidemic ng COVID-19. Pero nagkaroon din ng pandemya tungkol sa mga mata ng mga bata naging malabo. Bakit? Kasi tumatagal ang screen time ng mga bata ngayong pandemya dahil nga sa online classes. So ang resulta, maaaring lumabo ang kanilang paningin o kung dati na silang nakasalamin ay baka tumaas na ang kanilang grado. Alam ko, takot tayong magpa-check up, takot tayo palitan yung mga salamin nila. Mamaya po sasabihin ko yung mga tips na to. Eto na po mga bata, tignan nyo. Or kung nagko-complain yung mga anak ninyo, kaya ko po ito ginawang topic kasi yung pamangkin ko nag-complain sa mami niya. Tapos di niya maisip ang dahilan. Ito po ang mga sintomas. Pag yung bata nagko-complain, masakit yung ulo niya, hilo siya, nanunuyo yung mata niya. Laging kinukusot yung mata. Sasabihin, mami, parang may puwing, parang may buhangin, namumula o kaya naman nagluluha. Yun po, o kaya misa sabi niya, bakit parang nagdodoble yung pagbasa ko? So parang mapapansin nyo yung anak nyo, hindi makafocus yung mata. Parang naduduling, ika nga. At sasabi niya, tuyong-tuyo yung mata niya. Ito po ah, hindi lamang sa bata. Nararamdaman din ho ito ng mga may edad. Yung cellphone, dun sa mga pag-aaral kasi nakita nila, mas matagal ginagamit ng mga bata ngayon ang kanilang cellphone. Tapos kasama na ho dyan yung mga iPads, tablet, yung kanilang computer, pati na rin ho ang TV. Medyo tumagal ang paggamit ng mga bata. May tinatawag tayong screen time. Ito yung tagal ng mga tao sa paggamit ng mga gadgets o dun sa pagharap sa screen. Kaya tumatagal yung screen time. Bakit? Eh kasi po online classes tayo. Ang trabaho natin din doon lang sa computer. So, nakita nila yung tinatagal ng bata doon sa computer ay dahil sa online class. O kaya nagsusurf para mag-research sila. Gaming, doon na rin ho sila kumukuha ng mga balita o news. Pwedeng doon na rin sila manood ng sine, movies, video chat, yung paggamit din nila ng social media pag nagre-relax na sila, tsaka entertainment. So nagkaroon din ng mga pangalawang problema bukod doon sa mata. Kasi syempre nga, pag nagko-computer, paliwanagan nyo, i-remind nyo yung tamang posture. Kasi nagkakaroon ng poor posture yung mga bata. So kapag poor ang posture, sasakit ang leeg. So nagkakaroon sila ng stiff neck, nagkakaroon ng backache o masakit ang likod nila. Parang pagod na pagod yung mga kabataan natin. At higit sa lahat, hindi makatulog. Mamaya i-explain ko bakit na nadistorbo yung sleep pattern ng ating mga anak ngayon. Tapos kasama na rin yung performance nila sa kanilang pag-aaral. Maaaring bumaba ang grado nila o apektado. May tinatawag kasing computer vision syndrome, CVS. Pero yung iba tawag din dito quarantine myopia. Kasi ang myopia po ay ibig sabihin nearsighted, mas malinaw kapag malapit ang kanilang paningin. Halimbawa, nagbabasa sila. Ang problem lang, pag sa malayo, mas malabo yung kanilang paningin. So yan po yung tinatawag na myopia. Nangyayari po ito at madalas ito dun sa mga 6 to 8 years old. So mapapansin nyo itong mga kabataan natin. Pero nangyayari din to hanggang 9 to 13 years old. Napansin nila mas marami ng bata ang lumabo ang mata. So ano po yung mga tips natin o gamutan? Dapat talaga pinapa-check up yung mata ng mga bata. Kung gusto nyo pong ipa-check up mga nanay, magtanong po kayo sa ospital
okay na rin naman pong pumunta ngayon sa ospital. Ipagtanong nyo po yung pediatric ophthalmologist. Ibig sabihin po, doktor sa mata, pero pang bata. Kung talagang walang-wala sa lugar nyo, kahit yung general na ophthalmologist. Pero kung meron pang bata, kasi mas maipapaliwanag sa inyo, ano yung nangyayari dun sa paningin ng inyong anak. So magtanong-tanong lang po sa mga klinika o ospital. Turuan po natin yung mga anak natin ng good screen schedule. Ano ibig sabihin nito? Ang tawag nila dito, 20-20-20. 20 minuto, nasa gadget. Pero pagkatapos ng 20 minuto, ipagpahinga yung paningin o yung mata ng 20 seconds. Tumingin sa malayo, mga 20 feet, para naman mabawasan yung strain dun sa mata ng bata para mas makapagpahinga. Dapat nga, medyo ina-exercise pa nga yung mata natin eh. Pwede rin yun. Ang mata, ang muscles ng mata, kailangan din ng exercise. Ito pa, 2 oras bago matulog, kung pwede, wag na munang mag-gadget. Mapabata o mapatanda. Kasi yung blue light ay nakaka-apekto sa paglabas ng melatonin. Melatonin, ito yung nagpapaantok sa atin at nagpapatulog sa atin. So kung pwede, tigil na yung pag-gadget para hindi apektado yung sleep pattern ng bawat isa sa atin. Ngayon, pwede po kayong gumamit. Ika-4, gumamit po tayo ng blue filter dun sa settings, sa screen settings nyo, hanapin ninyo. O kaya naman, pwedeng gumamit yung mga nakasalamin na yung anti-reflective blue blocker para mas maganda para sa inyong mata kasi nga yung epekto ng blue light. Tapos, marami sa atin gamit ang salamin nila. Ang labo-labo na. Dapat to sinasabon naman ng konti para lumiwanag. Kung hindi, mas mahirap din ho. Mas malabo yung paningin. Ganon din ho yung screen ng ating mga gadgets. Cellphone, tablet, iPad. Linilinis din po yan screen ng computer. Yan. Oh, ito, oh, di ba? Kakahawak natin, lumalabo po yan. Tapos, higit sa lahat, gusto kong ipaliwanag sa inyo mga bata. Kung mas maaga na gamot yung paningin ng inyong mga anak, mas madali pong gamutin. Tapos, paglaruin yung mga bata sa labas ng bahay. Alam ko po, nagkaroon ng pandemya. Hindi natin sila pinalabas. Siguro kung medyo safe naman, palabasin na natin yung mga bata. Dati, ang labas ng mga bata, 1 oras at kalahati pagkatapos ng school. Ngayon, naging 25 minutes na lang yung paglalaro nila. Kaya nga nagkaroon ng problem sa paningin. Dati din, ang paggamit ng gadget, 2 oras kalahati. Pero dahil nagkaroon na ng online class, 7 oras na silang nakaharap dun sa kanilang mga gadget. So yung myopia nito mga 6 to 8 years old, 9 to 13 years old, dati 16% lang. Ngayon, napakataas na ho, 27% na. Kaya nga parang nagka-epidemic din ng paglabo ng mata. Ngayon po, kapag nasira po yung salamin ng mga bata, palitan agad. Alam ko po, mahirap pumunta sa paggawaan ng salamin. Pero palitan natin agad para may magamit sila. Tapos, ito, last na po, number 10. Sabihin niyo doon sa mga bata, pikit-pikit palagi. Kasi ito po yung nagbabasa ng talukap ng ating mga mata. Para hindi po sila ma-dry eyes. Lalo na kung yung sa mga magulang na malabo ang mata. Kasi po ang paglabo ng mata na mamana po yan, genetic. So kung tayo malabo ang mata, maaga pa po, bata pa ang ating mga anak, ipapa-check up na rin sila kung kailangang palitan o magsuot na ng salamin ang inyong mga anak. Baka may grado na, so nahihirapan na pala sila. Marami po nakikinig sa akin mga bata kapag ako ay lumalabas. So mga bata, kung very busy ang mga magulang nyo, kayo na ang magsabi, Mami, baka kailangan ko magpa-check up ng mata. O kaya naman, doon sa mga nag-aalaga ng mga bata, maging aware po. Kaya ko po ito ginawang topic kasi gusto ko pong matulungan ng inyong mga anak. Maaga pa, malunasan na. Kasi mas maaga malaman na malabo ang mata niya, mas magagamot natin yung myopia or nearsightedness ng inyong anak. Salamat po!